si Leobert po, yung suspect po na nasa custody ng mga pulis. Kahapon po ay merong nagpiansa sa kanya for his temporary liberty. May nagpost ng bail sa kanya. At napag-alaman po namin, ang nagpost ng bail ay si... Leobert po, yung suspect po na nasa custody ng mga pulis. Kahapon po ay merong nagpiansa sa kanya for his temporary liberty. May nagpost ng bail sa kanya. At napag-alaman po namin, ang nagpost ng bail ay si Mayor Hagidorn, or he's now a congressman, Congressman Edward Hagidorn. At nakausap ko nga si Congressman Hagidorn last night. Tinanong ko sa kanya kung siya nga talaga ang nag-post ng bail for Leobert. At sabi niya, oo nga, kasi gusto niya maging safe si Leobert. Nung makalaya si Leobert, kinontak ni Leobert yung staff natin, si Mary Cruz na nasa Palawan ngayon. Mary, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon din po, sir. Okay, si Leobert yan at nani ni Jovelyn and then si Jonilyn. Okay. Robert, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Lumapit po ako sa inyo. Dahil sa inyo lang po ako nagtitiwala. Gusto ko rin pong humingi ng tulong para sa protection po ng pamilya ko at sa sarili ko na rin po, at para malaman at pwede ko. Humingi po kayo ng tulong sa amin at gusto nyo pong lumabas yung katotohanan at yung paglabas nyo sa inyong palagay, ito na po ang magbibigay ng protection sa inyo. Opo, sir. So, gusto niyo pong magbigay ng mga karagdagang salaysay maliban pa po doon sa mga nauna niyo na ibigay na kung saan ni-record po through video yung inyong pong mga sinabi doon sa video. Ayaw na muna magsalita ng NBI hanggat hindi lumalabas yung result ng DNA test na ginagawa. Ano po yung mga gusto niyo pong sabihin, sir? Kasi po yung pagkahuli po doon sa pagka-surrender ko po doon sa sa komando, yung nasaksak ko po yung pinsan ko, surrender po ako nun sa komando, tapos po, sinurrender po ako ng presidente namin ng komando sa pinakamataas namin na presidente sa Balobet, tapos po, sinurrender po ako dun sa police station. Pagdating po dun sa police station, may pumunta po sa akin dun na mga tao, na sabi kakausapin daw ako, tapos tinatanong po ako kung meron na po akong abogado, na sabi ko po wala po kami sapat na tira para magpa ng abogado. Pabalikan niya po ako mamayang gabi, di sabi ko po okay po kasi may mga katanungan na sila. Tapos po noon, napasok na po ako sa rendir, pinalabas po ako, pinapunta po ako doon kay Sir Manalo. Tapos nung nasa labas na po ako, pinabay po ako ni Sir Manalo na gusto mo ng pera. Sino po si Manalo, sir? Yung police po na si Sir Manalo. Pinabay na po ako na kung gusto ko po ng pera. So sir, itong si Police Major Manalo, sinusuhulan kayo. Bakit niya kayo sinusuhulan po ulit, sir? Hindi ko rin po alam kung bakit sinabay niya ako na kung gusto ko po ng pera. Tapos po noon, sabi niya sa akin, mag-uusap daw kami. Pagka sabi ko, okay po. Pagka sabi na akala ko puusap lang, tapos pinasok po nila ako sa kwarto. Pagkapasok po nila sa akin sa kwarto, pinusasan po nila ako. Pagkapusas po sa akin, tanya sa akin, makipagtulungan daw ako sa kanila. Tapos sila na rin bala sa abogado ko. At ano rin po yung ibig nila sabihin na makipagtulungan sa kanila? Hindi ko rin po alam kung anong pinupoint nila na makipagtulungan ako sa kanila, basta yung sinabi nila sa akin. Tapos sabi ko po sa kanila, sabi ko, saan ang bagay po yan, sir? Hindi ko lang po alam kung anong tulong yung magawa ko sa kanila. Tapos sabi niya, makipagtulungan ka na lang, pakinambala sa abogado mo. Tapos sabi niya sa akin, kung hindi ka makipagtulungan, itasamain ka. Yung hindi ko papayag sa sabi nila kasi hindi ko nga po alam, bigla na lang po akong hinawakan ng civilian sa ulo. Inuntog niya po ako doon sa may pader. Nakaano po ako, naka-squat. Sino po naguntok sa inyo ng ulo ninyo sa pader? Hindi ko po kilala yun, sir, kasi naka-civilian po. Pero nandun po si Major Manalo, nakaharap at nakita niya po yung pangyari. Opo, nandun po siya. Okay, sino pa po nandun bukod po kay Major Manalo? Hindi ko po matanda niya yung iba doon kasi po, lahat po, sir, naka-civilian. Saka unang gabi ko lang po yung sir, nakita yung gabi lang niya. Nandyan po si Sir Manalo sa harap, tapos kinawa na po yung tira niya, sinampan niya po ako ng tira sa mukha. Ayaw na ko na pala, sinapak niya ako sa may tenga, ang kamay niya. Tapos po, mamaya-maya, ginampot niya na naman yung tinidas na, sinampal niya na naman sa mukha ko. Pagkatapos po, pinespot po nila ako. Pagkapa-spot po, yun na yung sinusuntok ako sa sikmura, tapos may tagiliran, tapos yung binagot ako sa tuhod. Nabanggit niyo po si Ligad,
kahapon doon sa isang video. Ano po yung kanya naging participasyon, sir? Ayan po kasi sir, yung ano, yung siya po yung nagsabi sa akin na ano, na patay na po yung pinsan ko, tapos ano po, ipapatayin niya na rin daw po ako ngayon. Wala na rin daw po ako, close keep na rin daw po yung sa ano, sa mga ano, sa pinsan namin na nawawala. Kailan niyo po nakaharap si Richard Ligad? Anong araw po, sir? Yung nakita yung mga buto, yun lang rin po yung araw na nakita ko yun. Anong araw po ba yun, yung nakita yung mga buto? Madaling araw po yun. Pero anong araw po yun? August 22. Yun yung time na na-meet niyo po si Richard Ligad. Saan niyo po siya na-meet, sir? Doon po yun sa, ano, sa police station na po. Sa police station na po yung pagkagaling po namin doon sa may mga buto. Bago po pagdating po sa akin. Kasi yung dinala po ko doon sa ano, sa yung minabas po nila ako, sinakay po nila ako sa ano, sa private na sasakyan, hindi po yung sa pampulis. Dinala po nila ako sa ano, sa lugar na nakala ko nga po, itutumba na po nila ako eh, kaya natatakot na po ako. Sobrang takot ko na po doon. Yung pala, yung habang patagal ng biyahe na yun, parapit ko na po parapit doon sa ano, sa amin, doon sa area sa amin. Lahat po ito nung 22 ng August, tama? Opo, nung makita po yung mga buto. Mr. Ligad, magandang hapon. Senator, magandang hapon. Nadadawit po inyong pangalan, ano pong reaksyon nyo? Mr. Ligad, sir. Opo nga po. Nagulat nga po ako, no. Yung una, totoo yung sinasabi niya na nagkita kami doon yung pagkakita ng buto, no po? Okay. So, talaga pong nagkita kami doon sa nung nag-ano siya doon sa reporter. No, pero nakita na ho yung buto, doon ho kami nagkita. Tapos yung sinasabi niya na sa pulang lupa na nagkita kami, alam ko po hindi po kaagad yun kinabukasan eh. Hindi po kagad right away ng 22. Parang kung di ako nagkakamali, kinabukasan pa po yun na parang tumawag sa akin sila Major Manalo na ituturo na raw niya yung cellphone. Sabi ko, interesting yun. Sabi ko, sige, saan kayo? Sabi niya, sa pulang lupa. So pumunta po ako doon. Pagdating ko po, nandoon na rin sila. No? Ang sasakyan po nila, kung hindi ako nagkakamali, yung service ng police. Police po na service yun. Adventure po ba yun? Kasi po, kayo po ay city information officer sa City Hall, tama? So, kasama po ba sa inyong responsibility na kapag meron pong mga suspect na naaresto, kailangan kayo po ay present doon at kailangan kayo kasama sa mag-iimbestiga. In this case, inamin nyo po, noong August 22, nandoon po kayo, present kayo, nung ito pong si Leonard ay nasa custody ng mga police at kayo mismo nagsabi na nandun si Major Manalo at nandun ka rin. Ano po yung important significance po ng inyong presence doon? Ano po yung significance ng inyong presence sa isang situation na kung saan isa pong supposed to be suspect ay naaresto? Pakipatay po yung monitor, sir, ulit. Okay na tayo kanina. Kasama rin po sa ano ko yon. Dahil same time, ako rin po yung director ng anti-crime task force po. Were you called or you were there voluntarily? Yung doon po sa pag-ano ng cellphone, bali tinawagan po ko ni Sir Manalo na yun nga raw po, ituturo daw po ni Leobert kung saan yung cellphone. Sir, noong pong August 22, yung the day na natagpuan po yung bangkay, at ito po, si Leobert po ay nasa custody ng mga police. Yun po yung tinatanong ko, bakit po kayo nandoon? Sir? Apa? Bakit po kayo nandoon noong August 22? Kayo po ay civilian, hindi po kayo miyembro ng PNP, tama? Sir Raffy, ako po yung Public Order and Safety Officer din po ng lungsod ng Puerto Princesa, sir. So kayo ho ay may tie-up o meron ba kayo memorandum, City Hall and PNP na para makialam po sa investigation involving criminal activities? Meron ho bang memo between the City Hall and the PNP? O yung PNP ho ba, kayo po ay ni-request o kayo po ay dinetail ng City Hall sa PNP na pwede makialam, pwede mag-imbestiga, pwede magbigay ng information sa ginagawang crime investigation ng ating kapulisan? Sir? Hello, sir? Yes? Kayo po ay isang civilian employee. Hindi po kayo member ng PNP, tama? Sir Raffy, yung background lang po natin, ano, hindi lang po ito yung first time
na nag-obserba po tayo ng kaso dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa, no? Nagta-tie up din po tayo sa PNP sa iba pang mga kaso. Okay. Dito lang po, gusto lang po natin tingnan kasi naging sensation po ito eh. Okay. Tutusin nga po, nasa Cebu po ako nung pangyayaring yan, tumawag sa akin si Ed Habares at ang sabi, nawawala nga itong isang si Jovelyn, which is residente ng Puerto. Opo. So hindi pa nga ako sana ako uuwi, pero nakikita ko sa Facebook, nagbabiral na. Opo. Eh, bilang isang public order and safety officer, umuwi po ako kagad nung araw ng Linggo. Okay. So nag-participate din po ako doon sa pagsulat sa Robinson para sa CCTV. Okay. Baligawain ko na po, may record din po yung PNP, hindi lang po yan yung isang beses na nag-obserba po tayo sa mga masisayang kaso po, na tumulong po tayo. So kayo po ay kusang bumalik ng Puerto from vacation kung saan kayo galing nung sabi mo kanina para tumulong po sa investigation. At yan po ay kasama sa inyong responsibility na ibinigay po sa inyo ng City Hall. Tama? Opo, tama po. Parang critic lang po, no? At tinitingnan po kasi natin kasi mahirap po na, alam nyo naman, naririnig natin, very sensational ito. Opo, critic. Mahirap okay, na po. Mabigyan tayo ng maling suspect. Opo. Pero sir, meron ho ba kayong sapat na training na para tumulong sa pag-iimbestiga para yung ginagawang investigation ng police sa anumang klaseng krimen sa kanilang lugar? Were you trained on that aspect in terms of investigation in gathering information? Kasi sir, hindi basta-basta yan sir, yung pag-iimbestiga sa isang krimen. Yan po, yung mga police investigator, meron pong kaakibat na training sila they have to undergo. Meron pong proseso yan. Meron pa nga mga exam, may mga psychological exam to make sure na they're physically fit, they're mentally fit, at wala sila mga biases, etc., etc. So, did you undergo that kind of training bago kayo isinalang ng City Hall para makialam sa mga ginagawang crime investigation ng PNP? Yun lang pong tanong ko. Sir, hindi po. Actually, hindi po ako. Yung parang nag-observe lang din po ako dun, sir. Yung parang nag-observe lang. Hindi naman po ako sabing nakikialam sa tinatakbo ng investigasyon nila. Yung parang nanonood lang po ako. Gusto ko lang po masiguro kasi mahirap na po dahil nga sa position ko po bilang public order and safety. Public order I understand na kailangan ko siyempre dahil kababayan natin yung nawawala. Opo. Eh kailangan din po maalaman din nila yung presence din po ng city government doon po. Very good. I gotcha. Okay, now ang tanong ko sir, kasama rin ba sa inyong trabaho na para makialam po, meaning hanggang sa kayo po ay manakot at manakit sa isang suspect? Hindi po. Hindi ko po sa sinaktan at hindi po kasama po yun sa trabaho. Leobert, sir? Hello po, sir. Nabanggit nyo kahapon ata yon na kayo po ay nasaktan ba o naharas? Ano po, nagganyan po ako na yung kitang to ko patay na tapos ako po yung kasulod niya. Ididispose nila po ako tapos galit na galit po yung sa akin sir yung parang may bubunutin sa tagiliran niya. Na, ito kung ba na po ako doon ngayon, doon pa lang doon sa police station po. Ibabasura na rin po ako sir, sabi na sa akin. Kaya takot-takot po ako sir. Kaya hindi ko pala may gagawin ko kung ano po yung gagawin ko kasi sa ako pinapatukan pa ako ng ibang. Pero siya ba physically na nanakit sa inyo o hanggang panakot lang ginawa niya, sir? Mali po yung sinabi niya sa akin, yung pididispose niya daw po ako, tapos yung pisan ko po patay na, kaya doon po kumiyak. Yung nanakit po talaga po sa akin, sir, si Sir Manalo, tapos yung mga nakasipilin po na iba. Sir, in fairness sa'yo, Mr. Ligat, hindi na po kayo nanakit sa kanya, pero kayo na po ay nagbitaw ng mga salita na pananakot, pagbabanta. So kasama ho ba sa inyong trabaho yun, sir, bilang city officer na takutin at bantaan po ang isang suspect, sir? Sir, in fairness po sa inyo, sir, hindi na po kayo nanakit sa kanya. Sabi po mismo yan ni Leobert. In fairness, hindi na kayo nanakit sa kanya. However, tinakot nyo na po siya. Pinantaan. So ang tanong ko sir, kasama ba sa responsibilidad mo yan bilang city officer yung pagbantaan, takutin ang isang suspect? Akala ko ba ikaw yung critic at mag-observe lang? Kung mag-observe ka lang, dapat tahimik ka lang doon, hindi ka magkikialam sa ginagawang investigation ng mga police. Kasi once na nasa custody ng police ang isang suspect, let the police do their job. Ikaw bilang civilian, bilang taga city hall, then dapat mag-observe ka lang talaga. Wala kang gagawing mga kung ano-ano tulad nitong pananakot at pagbabanta. Sir. Sir, wala po akong pagbabantang ginawa po sa kanya. Yung nakikita nyo lang po ron, yung na-video rin po yon, lumabas po sa TikTok. Kasi parang nabwisit din po ako yung parabang yung sabi ko lang na
i-dispose, i-ano nyo lang pala yung cellphone. Bakit, parang nagtanong lang, bakit, for curiosity lang, na hindi nyo naman pala ibebenta yung cellphone, bakit umakyat pa kayo dito, nagsaga pa kayo, tapos tinapon doon. Tapos yung word niya po, yun po yung dispose doon sa, yun po yung word niya na yun daw utos sa kanya, i-dispose. Ang nabitawan ko po, kitang-kita rin po, nag-viral din po. Eh kung ikaw kaya ang i-dispose ko. Pero parang umiinop ano lang ho yun, hindi naman po yun yung sabing seryoso at may media at saka may ano rin po ron, may police din po. Yung parang word lang na parang, alam mo yung si Raffy, yung parang na ano ka lang na nagawa ka lang sa dami mo, naku-curious ka lang. Just carry it away. Ika nga. Opo, parang gano'n. Hindi naman po ninyo min talaga yun. Talagang binantahan ko siya. Ano, kitang-kitang po yun sa video. Kaya nga po, nadalaan po kayo ng inyong emosyon bilang isang tao. Tao lamang po, tama? Nadalan po kayo na inyong emosyon. Opo, parang gano'n. Kasi parang gano'n. Okay. Po, bakit kailangan umakyat pa? Parang gano'n lang. Kaya nga po. Kung gano'n, babalik ko tayo dun sa katanungan ko. Dapat po talaga yung mga tao na sibilyan na tutulong sa pag-iimbestiga ng krimen sa ginagawa ng kapulisan natin, dapat meron silang sapat na training. In this case, wala ka dapat pakialam doon, sir, kasi wala ka man training. Tulad niya, nadala ka sa iyong emosyon. Dapat hindi ka nadala sa iyong emosyon kung ikaw ay isang professional investigator, kung ikaw talaga ay angkop sa pagtulong sa ating kapulisan sa pag-iimbestiga ng krimen. Hindi mo dapat ginagamit ang iyong emosyon. Dapat naging objective ka lang, which is mag-observe at magbigay ng input sa PNP without letting the suspect know or people in front of the suspect kung ano yung nasa salobin mo. You just take note and then you just observe and then you submit that report to your boss who happens to be the mayor of the city. Nasundan pa rin daw ata yung pagkikita nyo nitong si Leobert. Hindi na po, yun doon lang yung huling kita lang po namin, yun lang po yung sa cellphone lang po na sa pulang lupa. Maliban po, hindi na po kami nagkita sa kanya ulit. Tama ba 'yon, Sir Leobert? Yun lang yung first and last yung makita? Dalawang beses po kami nagkita niyan, sir. Yung pangalawang beses po, yung sinagay na po ko doon yung sa may papunta na po kami ng lake, i-dispose niya po ako doon kagad. Babasura niya na po ako. Anong araw po 'yon, yung pangalawang beses? Hindi ko po matandaan yan, sir, kasi nauna po sila, wala rin po ano. Hindi ko po talaga alam kung anong araw yan, sir. Ayan po, Sir Richard, dalawang beses kayo nakita. Yung pangalawang kita, yun na rin sinabi mo, i-dispatch mo na siya. Kumbaga para ilipit. Tama, totoo po yan. Dalawang beses lang po kami nakita, Mr. Senator, sir. Okay. Yung una po, yung parang nag-ano siya, yung pagkakita ng buto. Tapos yung pangalawa, yung nga, yung na-carried away lang ako na yung sa disposed issue po. Dalawang beses kayo nakita, okay. Yung sa pangalawa, doon kayo nadala ng inyong emosyon at sabi baka i-dispatcha kita dyan. In short, dispatcha, papatayin kita. Hindi po, hindi ko po sinabi yung ganun po sa kanya. Wala po sir, kung sinabing papatayin. Yung dispatcha, salitang kalye po yan, sir. Kasi ako rin po, sir, sanay ako sa mga salitang kalye. Apo. Hindi naman literal. Hindi po literal na hindi sabi ng dispatcha, papatayin. Pero yun na po yung mensahe nun. I-dispatcha kita, meaning may kalalagyan ka, mawawala ka sa mundong ito, mawawala ka sa earth. Sir Leobert, meron ka pang gustong sabihin tungkol kay Mr. Ligat? Yung ano po, yung doon po sa ano sa office, takot na takot po ko doon kasi diadamay na ba pati yung mga pamilya ko kung sino po yung gusto kong mawala sa mga kamag-anak ko. Yung po siya sabi na sa akin doon, yung nandun po kami sa office, yung natagpuan po yung buto, yung unang kita po namin ng madaling araw, yung unang kita po sa kanya, po yung mahal ko sa buhay na gusto kong mawala. Na total, lost case na rin, ilitipos na kita, patay na yung pinsan mo. Yan sabi na po sa akin, sir, kaya grabe kong iyak ko ng sir, hindi kasi po alam gagawin ko kasi, sobrang takot ko na rin po na baka ilitipos niya po ako. Kasi sabi po nila, iba pasura na raw po nila ako, tapos nag-action po siya ng ganyan, patawanan po sila doon sa office. Kita mo na, Sir Richard, kung ginawa mo lang po dapat yung talagang tamang responsibilidad mo para sa trabaho mo, nag-observe ka lang at hindi ka nagsalita at yung observation mo inilagay mo sa in writing and then sinubmiti mo kay mayor, then hindi ka sana nasabit ngayon. O di yung pangalan mo na Dawit dahil dun sa mga pagbibitaw mo ng mga pananalita na hindi po angkop sa inyong responsibilidad. Di ba, sir? Doon po, tama po yun. Humihingi po ako ng paumanhin ko po doon sa word po na yun. Tama po kayo, Mr. Senator, sir. Now, tanong ko, Sir Richard, sino po sa tingin ninyo ang suspect dito sa pagkawala kay Jovelyn? Kasi dinideny po ni Leobert at lumilito base sa kanyang mga pananalita, siya po ay fall guy lamang.